What's up guys? Welcome to another vlog. At dahil nga pabago-bago tayo ng quarantine, lalo na dito sa Metro Manila, at ngayon ay nasa season 3 na tayo ng ECQ, tutulungan tayo ng automart para i-update tayo sa mga available units nila through their website. So para sa akin guys, malaking tulong to para malesen na rin yung paglabas-labas natin ng bahay, lalo na sa panahon ngayon na tumataas na naman yung COVID cases. So tara, samahan niyo ako at i-navigate natin ang website ng automart at i-share ko na rin sa inyo kung gaano kabilis bumili sa kanila through these 6 easy steps. So pwede niyo rin itong ma-access gamit ang inyong cellphone, tablet or laptop. So tara, simulan muna natin sa website interface nila. So punta naman tayo sa website ng automart. Dito sa website interface nila makikita niyo yung mga featured used cars. So, pwede nyo rin yan i-see all. Dito naman sa baba yung browse by car brands. Dito naman yung browse by price range. So, depende yan sa budget nyo. Dito naman yung browse by location. So, kung saan area kayo malapit. So, ngayon guys, isa-isahin natin yung mga options nyo para makapag-browse ng units. Una, makikita nyo yung browse featured cars. So, meron silang ilang units dito na pwede nyo tignan. So ngayon, habang nagbabrowse ako, ito yung mga featured units nila. Meron silang 2012 na CRV, Kona, Sias, Innova, Soluto, tsaka Vios. Pangalawa naman is yung browse used cars by brand. So kung kayo yung tipo ng buyer na may specific brand na hinahanap, click nyo dito kung ano yung preferred brand nyo. For example, ang hanap ko ay Toyota. So click nyo lang yung logo ng Toyota at lalabas na lahat ng available Toyota units nila. Meron ditong Hi-Ace, Hilux, Fortuner, Innova. So kung mapapansin nyo, mas mapapadali yung paghahanap nyo kasi filtered na siya by brand. Meron silang 15 pages na puro Toyota at dito sa baba makikita nyo naman yung additional information about sa brand. Pangatlo naman, pwede kayong mag-browse by car types. So again, kung meron kayong specific car type na hinahanap, mas mapapadali ang paghahanap nyo through this option. Meron for SUV, sedan, MPV, pickup trucks, hatchback, at van. So for example, ang hanap ko ay SUV. Click lang natin to at lalabas lahat ng available SUV units nila. So kung naghahanap kayo ng Fortuner, Montero, Terra, marami kayong pagpipilian dito. Pangapat naman, kung may specific budget kayo na nilaan lang para sa kotseng bibilihin nyo, meron kayong dalawang option dito. Pwedeng mag-click from the suggested price ranges sa taas, or kaya naman kayo na mismo ang maglagay ng minimum to maximum price range at lalabas lahat ng available units na pasok sa budget nyo. So for example, i-click natin itong 300 to 600,000. So lalabas dito na meron silang 1,000 units available within 300 to 600,000 price range. Or pwede nyo rin namang i-type kung magkano yung inyong budget. So for example, 300 to 500,000 pesos, click nyo lang yung browse. At lalabas dito na meron silang 802 units available within that price range. Lastly, browse by location. Ang maganda dito guys, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng warehouses dahil dito mismo sa site nila, meron ng contact details at viewing locations. For example, Quezon City. Pag-click nyo nito, may drop-down menu kung saan makikita nyo lahat ng warehouses nila sa Quezon City. Helpful siya lalo na kung gusto nyo mag-ikot-ikot sa mga warehouses. Malalaman nyo agad kung saan yung pinakamalapit sa inyo. So click nyo lang itong specific location, for example itong Libis, Quezon City. I-tick nyo lang itong box at i-click nyo yung browse by location sa baba. Lalabas na dyan kung ilan yung total available units nila. So in this case, meron silang 27 available units sa Libis, Quezon City. Sobrang lali lang, di ba guys, para na rin kayo nag-virtual tour sa kanilang mga warehouse. Tayo dito sa menu. Makikita nyo yung sell my car, so tumatanggap din ang automart ng trade-in or pwede nyo rin ibenta yung sasakyan nyo sa kanila. Matanggap din sila ng mga for assumed balance or yung mga pasalo. So kung may babayaran ka sa banko, sila na ang magpa-process at magbabayad ng remaining balance mo. At kung may leftover, ibabalik nila sa iyo yung sobra. Susunod naman natin makikita ay yung menu ng motomart. Ang motomart ay para naman sa mga naghahanap ng secondhand na motorcycles from Metro Manila to provinces. So click nyo lang yan, madedirect kayo sa webpage kung saan makikita nyo at mababrowse nyo yung mga available na motorcycles nila at pwede rin kayo mag-inquire. So ang next naman nating makikita ay yung Assurance PH. Ang Assurance PH ay makoconsider nating partner in terms of protection para sa vehicle, sa property, or even sa passenger cars. So basically guys, insurance to. So kung interesado kayo sa protection packages depending on your budget, i-click nyo lang to from their menu at pwede rin kayo mag-inquire sa kanila.
So yun guys, binigyan ko lang muna kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyong makita dito sa interface ng Automart. So ngayon, punta naman tayo sa 6 easy steps para makabili ng sasakyan sa kanila. So una, punta muna tayo dito sa menu bar. Ito, click nyo yung sign up. So fill out nyo lang yung information dyan or pwede kayo maggawa ng account using your Facebook account. So pangalawa, once na makapag-sign up na kayo, hanapin nyo lang yung natitipuhan yung sasakyan or yung gusto nyong bilihin. So for example natin, itong 2019 Honda City. So dito makikita nyo yung mga pictures niya. Andito rin yung vehicle details tulad ng year model, variant, transmission, mileage, color, fuel type. So dito sa baba makikita nyo rin yung contact details ng advisor, vehicle details, yung availability ng ORCR niya, yung viewing details, yung location at yung viewing by appointment. Dito naman sa baba makikita nyo yung pricing niya, makikita nyo yung buy now price or yung bid price. So kung interesado kayo, click nyo lang itong button to buy or bid now. Pangatlo, syempre mas maganda guys na nakita nyo na yung unit sa personal at ma-inspect nyo ng kayo mismo. So sa step 3, mag-set kayo ng appointment sa contact person nyo sa unit na nagugustuhan nyo. So sa website naman guys, yung pangalan at yung contact number niya, nandun naman yon. So suggest ko lang guys na puntahan nyo talaga mismo yung unit bago nyo bilhin. Meron din silang in-house mechanic doon, so kung gusto nyo ipacheck yung unit, magbabayad lang kayo ng 700 pesos per hour na service fee nila. Idagdag ko lang din guys na since pandemic ngayon, I'm sure hindi naman lahat ay komportableng lumabas ng bahay. So gusto ko lang din i-highlight na meron silang virtual inspection para sa unit na nagugustuhan nyo. So pwede kayong humingi ng additional pictures or ng video para ma-inspect yung unit. Or pwede rin kayong mag-video call with an Automart advisor. So para sa next step, ang Automart PH ay nagre-require ng 10,000 pesos na deposit. So ang madalas na tanong dyan ay kung refundable ba? Yes guys, refundable siya. So isa pang maganda sa Automart, marami silang payment options tulad ng BPI, BDO, East-West, Security Bank, Union Bank, Master at Visa credit cards, Paymaya at GCash. So lahat ng account details niya ay nakalagay na rin dito sa kanilang website. So after nyo mag-deposit, magsisend lang kayo ng proof of payment gamit ang inyong registered email address at isisend nyo yan sa accounting@automart.ph. So after nyan, maghihintay na lang kayo ng confirmation galing sa kanila na usually within the day naman yon. Panglima, once na-activated na ang inyong account sa Automart, pwede na kayong makapag-bid or buy it now sa mga available units nila. Ang kailangan nyo na lang gawin ay maghintay ng email confirmation galing sa Automart kung kayo yung nanalo sa bidding or buy it now. Meron din silang isisend sa inyo na payment instruction at paperwork na kailangan nyong i-accomplish. So usually, ang kanilang processing time is from 1 day to 1 week, depende sa kanilang partner. So step 6, pagka nasubmit nyo na yung mga required documents at nabayaran nyo na yung sasakyan, bibigyan na kayo ng Automart ng gate pass para mailabas na yung sasakyan from warehouse at maiuwi nyo na. So ganun lang kabilis para makabili ng sasakyan from Automart. Una, gumawa lang kayo ng account. Pangalawa, mag-shortlist kayo ng mga sasakyan na titipuhan nyo. Pangatlo, mag-set kayo ng appointment para kayo mismo ma-inspect nyo ng personal yung sasakyan. Pang-apat, mag-send kayo ng 10,000 pesos na deposit. At pang-lima, pwede na kayo makapag-bid or buy it now. Pang-anim, syempre, pag sa inyo na-award yung sasakyan, pwede na siyang maiuwi. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung iba pang mga features ng website nila. So dito sa may upper right corner, makikita niyo yung blog, FAQs, at contact us. So dito sa blog, meron silang iba't ibang article about sa sasakyan na pwede niyong basahin. Dito naman sa FAQs, dito niyo makikita yung mga kadalasang tanong tungkol sa sasakyan or sa pagbili ng mga secondhand cars. Makikita nyo rin dito ang process kung paano bumili ng used cars, location ng warehouse nila, requirements at qualifications sa financing, payment options, pati na rin sa car insurance. So kung meron pa kayong mga gustong malaman sa Automart, puntahan nyo lang itong FAQs nila. Lastly, itong contact us button nila. Kapag kinlik nyo to, lalabas ang message, call, email at connect. So lahat ng pwedeng ways para makontakt sila ay nandito na. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung contact details nila as reference ninyo. Dito naman sa lower right side, makikita nyo yung chat icon. So kung may mga gusto kayong isend na message or inquiry sa kanila, ilagay nyo lang dito yung inyong name, email address at phone number para mabalikan nila kayo sa inyong mga message. At oo nga pala guys, you can also reach them through Facebook kung meron pa kayong mga inquiry sa kanila at very responsive naman sila. So basically, that's it guys. Sana nakatulong ako sa inyo sa pag-navigate ng website ng Automart. Again, kung meron pa kayong mga tanong, ilalagay ko na lang din yung contact details nila sa may description box. Again, maraming salamat sa Automart para sa pakikipag-partner sa atin para mas mabigyan ko pa kayo ng options
kung saan kayo pwede makahanap at makabili ng secondhand cars. So that's it guys, sana nakatulong yung video na to, and please don't forget to like and subscribe, and mag-like din kayo sa Facebook page ng Automart para updated kayo, and I'll see you on my next one.